So ito ngayon magse-set up tayo ng treasure yung nabili ko para sa aking mga NFT games like Axie. What? Madami pa. Para secure tayo sa mga assets natin. Ito yung nabili ko. Ano to ah, nakasinog pa to. Pag bibili kayo ng ganito, ng treasure, dapat nakasinog siya. Ayan to. Nakasinog. Ayan, sinog dyan. Nakasinog dyan, ayan. May mga nabibili kasi hindi nakasinog pa. Mga siguro binuksan na. So, ayan siya. Kasi yung legit. Nabili kong treasure. Bubuksan natin para malaman natin kung ang laman. So, yan, sinta lang siya. Yung masin. So, yung speaker niya. Alam, bibuksan ko. Ayun, talaga siyang buksan. Kaya malalaman mo pag talagang buksan niya. Nakadikit niya. Super smooth talaga. Ayun. Yung speaker. Parang dinikit talaga siya. Kulay back to. Kasi nakalagay kulay back. Kasi may tracer ngayon. Jalan terang katun. Saya na. Tangkapnya. Di mana masuk? Stiker deh, stiker. Yang stikernya. Treasure. Stiker sya. Stiker sya. Didikit ko to sa aking mga motor. May manual din siya. Paano siguro i-setup? Ito may manual siya. I-setup din natin ito mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-setup sa MetaMask. Tsaka sa Ronin na rin. Manual. Sa manual, nakalagay lang naman kung ano eh. Ayan, nakikita nyo ba? Yan, zoom natin. Yan yung manual niya. Device specification, tsaka may recommended setup, package content, treatment and warranty. Yan yung mga nakalagay sa akin. Tuturo ko sa inyo mamaya kung paano ito i-setup. Sa PC natin si-setup. So, ito yung USB niya. Yan, ito yung USB niya. Pang Android siya. May nakasulat, may nakadrawing na parang treasure ko. Yung logo ng treasure nakalagay. Ayan, nakalagay yung logo. Ito yung sabitan. Treasure, ayan, sabitan. Yung unit, ito yung unit mismo. Maliit lang siya. Maliit lang, para sa laruan. May plastic pa. Hindi natin tatanggal ng plastic protection na rin. Ayan, may nakasulat na. Sulat sa ano. Welcome. Welcome. Please
thisbusytreasure.io.stat. Yun yung site na i-coconnect natin. So ayan, i-coconnect natin yun mamaya. Tangkal na natin. Gaan lang pala nyo. So ayan. Sa PC natin i-setup naman. So nandito na tayo sa PC. Setup natin itong Trezor natin sa Ronin tsaka sa MetaMask. Pero ang unang step natin, connect muna natin yung Trezor sa site nila. Trezor.io.start. Ito yung website nila. Trezor. Nakalagay sa manual yun. Ito. /start. So yan, treasure.io/start. Enter. So yan. Ngayon, pwede natin i-download yung app. Pwede natin i-download sa web. I-download ko na rin yung app niya. Dinownload nyo na. Tapos dito tayo sa Trezor Suit for Web. Sa web lang tayo. Para ma-setup na natin. So ayan, connect na natin yung Trezor natin. Click natin itong Find Trezor pag di makita. So ayan na, nakita na siya. Trezor, tapos connect natin. So may nakasulat dito na ano eh, your device is connected properly but your internet browser cannot communicate with the at the moment. You will need to install Trezor Bridge. So yan natin. Download muna natin itong ano, Trezor Bridge kasi mukhang wala pa ito sa ano. Download ba natin? Kailangan kasi ito sa browser natin. Install natin. Disconnect natin yung Trezor. Nakalagay naman dyan na disconnect. So, okay mo lang. Tapos next. Tapos, start Trezor Bridge. Tapos na natin ito. Tapos, connect ulit natin. Okay na, nabasa na. Yun lang i-download nyo lang. Kailangan sa browser. Meron kasing browser na hindi nawalan ganun. Kailangan ng Trezor Bridge. Okay na. Setup na natin yan yung Trezor. Ito. Security. Yan, nakalagay dyan na yan, yung mga kung saan mo dinili, kung digit pa yung buyer mo. Kailangan kasi yung hologram niya. Hindi ang nakatempo, hindi untempered siya. Kasi pag mga untempered na, ibig sabihin, binuksan na yung ano, package. Install firmware. Install natin. Yan, nakikita nyo, nag-install din dito sa ano. Nakalagay siya. Successfully. Disconnect Trezor. Disconnect muna natin. Do not call anybody while connecting that. Okay. Reconnect natin. So, ayan na. So, wait natin mag-install. Ayan. I-confirm natin sa Trezor mismo. May nakalagay dyan na abort siya, continue.
Click nyo lang yung continue. Okay, repairing. Yan, repairing na siya. Sihintayin nyo lang yung matapos. Yan, new firmware successfully. Tapos, yan, lumabas din. Let's continue. Just wait. Ayan na. Continue natin dito sa browsing. Tapos, ano. Ngayon, dito na tayo. Maglalagay na tayo ng bagong account. Kaya wallet sa mismo treasure. Kumbaga kung halimbawa, mawala man itong treasure natin, may recovery tayo, tsaka may wallet mismo. Gagawa tayo ng bago. Kasi bago lang naman ito eh. Create new wallet. Create tayo. Tapos nakalagay dito na ano, choose how to back up your treasure. This process will also create standard wallet. Parang mag-create ka lang din ng wallet. Standard seed backup. Standard tayo. Tapos click. May lalabas na naman dito. Do you really want to create a new wallet? Continue lang. Continue lang. Confirm. Kasi ano, meron na naman. Your wallet is almost ready. Ito naman, gagawa tayo ng yung backup niya, yung parang pinaka-seed niya. Sa mismo treasure. Create backup. Ito, nakalagay dito yung warning. Backup daw yung device. Tapos, wag mo daw pipicturan. Diba, wag mo daw pipicturan. I-off mo muna yung isang panel. Tapos mo na. So, dapat ako lang ang alam nito. Kaya hindi ko na siya bibidyoan ni Treasure mismo. Kasi, importante ito. Keep your backup secure and never share it with anyone. Okay. So, babackup ko na siya. I-click nyo to. Check your backup device settings before sending money to wallet. Check. Begin backup. So, andito, lumabas na dito sa treasure ko mismo yung pinaka-word na yung parang seed phrase. Ako lang nakakalam dito. Susulat ko ngayon siya. So, pag may, sa treasure kasi may lumabas. Pag may lumabas doon na yung pinaka-seed phrase niya, susulat niya. Tapos, window niyo yung next. Nalabas yung ibang word niya. Dito mismo sa treasure. Sa treasure niyo i-click. So, siguraduhin yung tama yung spelling na sinusulat niyo. Kasi ito yung pinaka-backup niyo. At masira itong treasure. Pwede nyo ibalik yung dating wallet. So, ito yung itsura niya. Ah, papakita ko sa inyo yung last word. Marami naman yun din yung mga huhulaan. Ganyan yung itsura niya. Yung seed phrase ng treasure mismo. I-finish ko na. Yan na. So, okay na. Bali, continue with pin na tayo. Sa pin naman. Set pin. Sa treasure din natin yung si-setup. Setup ko siya pero hindi nyo rin makikita. Ang gagawin ko. So may number dito. May number dyan. Tapos i-click nyo sa PC mismo. Nakikita nyo itong bilog-bilog. Yan yung presto ng bawat number. Number sa treasure, tsaka yung number. Gagawa ko ng pin, pero yung tatpang ko, hindi nyo makikita. So, yan. Ang gusto kong pin ay... Yan dito.
Hindi natin, mismatch daw. Confirm natin. Bakit nag-mismatch? Sila ko dito. So, okay na. Okay na yung pin natin. Yung pin nyo natin. So, yan. Bali, ito yung mga token na idadagdag nyo. Siyempre, Ethereum. Yan. Ethereum tayo. Bitcoin tsaka Ethereum na naman. Yung iba, hindi ko kilala yun. Yan nyo na yan. Yung dalawa lang. Bitcoin tsaka Ethereum. Mas complete setup. So, ngayon, lalagyan natin pangalan yung ano natin. Treasure. Lagyan natin ang ating Panic Tech. Panic Tech PH. PH lang. Ay, ang dami. Panic Tech PH lang natin. Ayan. Panic Tech PH. Okay na. Confirm. Confirm natin sa Treasure naman. Confirm natin. Okay. So, tapos na. Okay na muna siguro to. Okay na muna. Standard wallet tag. No passphrase, standard wallet. So, ayan. Yan yung dashboard ng ating Treasure. Wala naman laman yan. Receipt. Ayan, may mga nakalagay naman dyan. So, tapos na tayo dito sa setup ng Treasure natin. So, Analytic PH. Okay, yan. Kukulit naman natin ngayon sa Ronin. Ronin ng Axie. Madali lang naman to eh. Natin sa Ronin ng Axie. Click nyo yung Ronin, login nyo, syempre. Then, punta kayo dito sa may tao. Let's connect hardware wallet. Let's connect to wallet. Then, ask me. Kasi wala naman tayong nilagay na ano. Always allow ko. Ayan, export public key to of Ethereum account 1. Export. Wala tayong passphrase na nilagay kasi standard user tayo. Enter mo. So ayan, marami yan. Pipili ka ng isang, parang pre-wallet yan. Pipili ka ng isa dyan hanggang 50. Kayang gawin itong treasure na to. Hanggang 50 ironin yan. Sa one time nagsimula, parang di nakakalito. So, continue natin. Continue account connected. Okay. Your account has been connected. If you ever question it, okay na siya. Connect my account. Check natin sa Ronin. So, ayan na. Treasure. Kagawa na tayo ng treasure. Ngayon, kung gusto nyo, kung gusto nyo i-connect to sa Axie nyo. Ngayon, i-connect na natin ha. Ito na yung Ronin. Ito na yung, treasure natin. Malapindig ko. Ito yung dati natin account sa Axie. So ngayon, para ma-secure niyo yung Axie niyo, kung gusto niyo i-connect dito sa treasure, para secure yung Axie niyo, kasi magiging level 1 yung Axie nyo. Mag-reset yan eh. Parang panibagong wallet. Pero naka-treasure. Secure na siya. Log out natin ito. Tapos connect natin sa Ronin Treasure. Connect natin. Log in. Confirm. Yan. May lalabas na naman dyan. Minsan matagal ito eh. Ulitin nyo lang. Minsan matagal kumunect yan. Yeah.
Pilitin lang natin. So habang naghahantay tayo sa MetaMask naman tayo. Yung MetaMask naman natin, ganun din, same procedure lang. Connect hardware wallet, tapos Trezor. Just continue. Just hintayin nyo lang. Nilalabas dyan, tapos don't ask me. Allow ulit, always allow for this service export. Tapos wala naman tayong seed phrase na, kasi standard lang ginawa lang. Kaya enter lang. Gagawa din ulit tayo dito ng may bagong wallet. Kasi parang ano ito, gagawa ka ng panibago. Pero naka-treasure na siya. Number one din ulit tayo. Unlock. So, ayan na. Nagawa na naman tayo ng bago. Ayan. Na naka-treasure. Save dito maglagay ng files, ay ng asset. So, parang gumawa ka lang dito ng panibago wallet. Pero naka-treasure siya. Ayan na, treasure one, hardware. Kasi once na nagpasa ka dito ng asset, manghihingi lagi ng confirmation sa Trezor. Mag-sample tayo. Lagay tayo ng asset. Maglagay tayo. Pasahan natin yung ano, yung Trezor account na. Pasahan natin ng 20 pesos. Yan. Treasure. Treasure 1. Seed. Nadyan natin ng 20 pesos yan. Okay. Pasahan natin siya. Yung pag-receive, hindi mo na kailangan ng confirmation. Kasi receiving naman yun. Yung paglabas na. So, ayan na, pinasahan ko siya. Yung Trezor account natin sa MetaMask. So, may 20 pesos na siya. Gawin natin, ipasa natin dito sa, ibalik natin sa kanyang 20 pesos. Tingnan nyo. Babalik natin sa kanya. Masisend tayo. Dito sa main account, send tayo lang. Balik natin yung 20 pesos. Hindi pala 20 pesos kasi may gas fee. Max natin. Tinan nyo guys. May next pa. Ito yung naka-treasure natin. Next, confirm. So, yan. Allow, always allow for these services. Ayan o. Oh. Ganyan siya. Hindi ka makakapag-transfer hanggat di mo kinu-confirm dito sa Trezor device natin. Kunyari, hindi ko... Kunyari, transfer niya. Tapos, kunyari, nakakako. Transfer niya yung ano ko, asset ko. Financial ko. O, ang mangyayari, magpifail. Magpifail siya. Ayan, hindi niya na-transfer yung asset ko. Kumbaga, hindi niya makukuha yung asset ko. Magsisend ko ulit. Pero i-accept ko. Max natin. Nandito atin lang yun. 39 pesos yan. Yung isang account. Magsisend tayo ngayon. Confirm natin. So yan, may lumabas. I-confirm ko. Tatlong beses yan eh. Yan. Ay dalawang beses lang. So yan, nasend na siya. Kumbaga ito yung pinakasusi mo. Hanggat di mo ito pinipindot, hindi matatransfer yung mga asset mo. Kaya safe talaga siya. Anti-hack, anti-scam. So yan, nandito na siya, na-transfer na natin. Nandito na siya. Yun ang silbi ng Trezor na. Kaya maganda talaga may ganito kayo kung malaki na yung ano, asset niya. So yan, napunta na ulit dito yung ano, pinalikom.
Punta ulit tayo sa Axie, sa Ronin. Matagal kasi mag-lag dito eh, pag ganit. Bagong gawa. Ayan, okay na. Export natin. Tapos, wala. Huwag nyo nang ano yun. Enter nyo lang. Basta standard yung pinili nyo. Halo ulit. Confirm. Confirm lang. Confirm lang. Kada transaction kasi dito, confirm. Panibagong account eh. Pwede natin Trezor. Trezor 1. TechPH. Save. So, ayan. Ngayon, ito ngayong bagong gawa nyo na ano. Setupan nyo ng bagong email tsaka password. Tapos, ilipat nyo na dito yung mga Axie nyo para safe kayo. Kaya yung, huwag nyo na ilipat, yung ano, SLP lang. At least safe kayo, hindi para mawala. Pwede nyo ilagay dito, kanyari may SLP kayo sa isang account, no? Lagay nyo dito sa Trezor. Siguradong safe na safe. Kahit ma-hack pa yung account nyo, hindi nyo matatransfer yan. Wala naman siyang Trezor. Kunyari, pipindutin nyo pa yan. Meron ditong information. Ayan. Wala itong laman. Wala. Parang gumawa ka lang ng bagong wallet, pero naka-Trezor. Yun ang silbi ng Trezor nito. Mag-reset sa level 1 yung action nyo pag nilipat nyo dito sa bago. So, ayan o. Ayan siya. So, okay. Yan ang paggamit ng Trezor. Try natin mag-transfer. Transfer tayo ng naka-unplug tong Trezor. Tignan natin kung matatransfer siya. Try natin. Lipatan ulit natin siya ng 20 pesos. Trezor 1. 20 pesos ulit. Ubus na yung last pick ko ah. Okay. Pasahan ulit natin siya. 20 pesos. Try natin i-unplug yung Trezor kung ano mangyayari. Kapag wala yung Trezor, kung makakapag-transfer ba siya. So, ayan. Okay. Test natin, ha. Kung talagang safe ang Trezor o hindi. So, ito yung Trezor account natin. Ngayon, sisend tayo ulit. Ibabalik natin dun sa main account ko. So, ayan, ha. Gagawin natin, unplug natin itong Trezor. Wala. Walang Trezor. O ano mangyayari. Confirm. So, yan. Wala kang pipindutin. Hindi mo naman pwede i-click to. Wala. Walang mangyayari. Kaya pag na-hack yung account mo, kung wala kang Trezor, hindi mo, kunyari, pinago mo to. Hindi niya matatransfer yun. Tapos ang maliligay araw ng mga hacker. Yan, wala na. Ano mangyayari sa pag-transfer nila? Magiging fail lang yan. Magiging fail lang siya. Yan, no? Kahit anong gawin mo dyan, hindi nila matatransfer yun. Kasi walang confirmation ni Trezor eh. Ayan, pinakasusi. Lagay natin itong Trezor. Confirm natin. Ayan. O, nag-fail na siya. Nag-fail siya. Nag-fail agad siya. Kailangan talaga nakakonnect. Transfer natin. Max. So yan, may nabos na pin. Yung pin, yun yung nalagay nyo. Kung ano yung nilagay yung pin, lagay nyo lang. Tatakpan ko ulit to. Tatakpan ko to guys, kasi baka malaman nyo kung ano yung pin ko. Let's confirm. Mas enter nyo lang ko, wala naman ako nilagay na phrase. Yung seed phrase kasi na sa Trezor, ginagamit lang yung kapag nasira itong Trezor nyo para ma-recover nyo yung backup nyo. So, confirm mo lang. Ayan. Transfer ka na ulit. Dalawang beses yung confirm. So, ayan. Okay na. Oh, talaga maganda ang Trezor. The best talaga ito. Anti-hack, anti-scam. Medyo may kamahalan pero secure naman yung asset mo.
Wait natin. Ayan, okay na. Nakatransfer tayo kasi may treasure tayo. Pag wala ito, hindi ka makapag-transfer. Walang hacker na pwedeng mag-transfer. Pero na lang kung may treasure na kumunik siya, ginawa yung treasure mo. Okay na. Sa Axie naman, ganun din yan. May Ronin yan. Ronin yan. Yung Ronin mo, ito, treasure. Gawin nyo, pag halimbawang gusto nyo gamitin yung treasure as account din, pwede naman eh. Secure naman. Yung mas maganda habang wala pa kayong Axie, bumili muna kayo ng treasure para yung account mo sa treasure nyo na gawin. Para safe. So, yan yung Axie ko. Mahina lang yung Axie ko eh. Ito, bala ko ito ilipat sa treasure account ko yung SLP. Baka mawala. Mahirap nang makakit. So, okay guys, thank you. Subscribe na rin kayo para marami pang subscribe. Salamat!